guys, napanood nyo ba ang 5th episode ng Studio 7? Kung oo o hindi, samahan nyo ako mag-recap at mag-react sa mga performances ng show. But before we begin, welcome to my channel. My name is Anna Rina. The show was opened by none other than Alden Richards. Alam kong mag-guest siya sa show kasi nakita ko ang teaser pero hindi ko inakalang siya agad ang first number. Kaya nagulat ako nung itinutok na sa kanya ang ilaw. Tapos yung dance number niya, kanta pa ng Eraserheads. Kaya mas lalo kong na-excite manood ng show. It definitely set the tone for Studio 7. Opening pa lang, pasabog na. After Alden, si Gabby Garcia naman ang sumunod with her Manila Girl number. Ang cute! Bagay sa kanya yung song. Medyo hindi lang ako satisfied sa camera shots na ginawa nung kumakanta si Gabby nang nakahiga. Pero overall, the performance was good. Good job kay Gabby. Next was another pasabog. Nag-join force si Julian San Jose and Jong Madaliday to perform a Francis Magalona hit na meron akong ano. Wow, they did great. Na-amaze talaga ako sa versatility ng dalawang ito. Kahit ano ata, pwede nilang kantahin. And I'm so proud of Jong kasi hindi siya nagpahuli kay Julian. Good job sa inyong dalawa. It was followed by a dance number of Kate Valdez and Kailin Alcantara. Although the two looked pretty, hindi ko feel ang number na ito. We all know that these two can dance, kaya tingin ko choreography ang kulang sa number na ito. After that, JL Toraliza and Soms David did the duet of Brownman Revival's Maling Akala. The two look cute. Parang boy next door lang ang peg nila sa performance na ito. They were followed by Joshua Donardo, Garrett Bolden, and Christian Bautista. They sang Tambay ng Sponge Cola. Malamig ang boses dito ni Garrett. And Christian Bautista did good sa solo part niya. Tama yung kinong song para sa kanya. Finally, Mikey Quintos and Migo Adiser sang Dati. They were later joined by Quest, who was the special guest artist for this episode. Maganda ang simula ni Mikey at ni Migo. Pero sana may nakasama pa silang dalawang singers na sasalo sa second part o sa difficult part. Dahil alam naman nating mahirap kantahin ang kantang Dati. Para mas naging bongga yung last performance. Julian San Jose and River Cruz did a duet. Grabe! Parang concert lang ni Julian ang peg ng number na ito. At ang special guest niya ay si River. And I didn't know that River could sing. And he was good. Multi-talented din pala itong si River. And Julian was looking so classy and beautiful. Di ko kinaya na she played the piano while singing a duet. I was very impressed. Credits din sa production team na grand piano ang pinagamit kay Julian. Kasi pwede namang keyboards na lang para mas madali. At dahil doon, bongga ang kinalabasan ng number. It added to the mood of the performance. Anong susunod? Strings? Orchestra? Nakaka-excite naman ang mga possibilities. Ang third set naman ay puro dancing. The female leads of Asawa Ko Karibal Ko na sina Chris Bernal and Thea Tolentino opened the third set by dancing to the song Spaghetti. Yung dance nila pa-three times, pero in a good way. Nakita nyo ba yung smiles nila while doing their step? Ang gandang tingnan, ang sweet, at parang hindi sila makabasang pinggan sa number na ito. After the sweet dancing, tawa naman ako ng tawa sa matchy dance number nila River Cruz at Rocco Nacino. Sinayaw nila ang Jumbo Hotdog, and it was very entertaining. Pinagsabong naman ni Super Tekla at ni Kailin Alcantara ang dalawang manok nila sa Dance Clash at ang nanalo ay ang manok ni Super Tekla. Okay palang mag-host si Kailin Alcantara. Light and friendly ang dating niya. Tingin ko pwede siya sa Wawa Win. I think she will be a good fit there. At mabibigyan niya pa ng freshness at youthful vibe ang show. Sana matry siya ni Kuya Will. The Rico J. Puno tribute was a wow for me. Not perfect but it's more than good. I enjoyed that part immensely. Christian Bautista did well sa kanyang solo part. Strong suit niya talaga ang ballad at ang kinang song tama sa kanya. Anthony Rosaldo was amazing again. Ang linis at ang linaw pakinggan ng kanta niya. At napapansin kong lalo siyang gumagwapo every week na nakikita ko siya. He really looked good on TV.
at kabog na kabog ang part ni Golden at ni Hannah sa number nila. It's a wow for me. May mga ngalangala pa ba kayo? Parang ibinigay nyo ng lahat sa number na ito. Good job, ladies. And Golden, you look so beautiful in that outfit. Kung sino man ang stylist mo sa number na yan, good job sa kanya. And I'm happy to see Rita Daniela perform again in Studio 7. As usual, as expected, she did amazing in her solo. Sana habaan pa ang part niya. At sana maging regular na siya sa show. Yung Mavi and Cassie performance ng Halukay Ube. I know na baguhan pa ang kambal, but by now I am expecting na medyo nakakasabay na sila kasi majority ng mga kasabayan nila ay nag-step up na rin. So hopefully makabawi sila sa mga susunod na episode. The Kapag Tubibok Ang Puso number was underwhelming for me. Karamihan sa mga nag-perform didn't look comfortable. For me, ang mga performances na ganito ay uncharacteristic na ng Studio 7. Kaya ko ito nasabi kasi tumaas na ang expectations ko sa show. Dahil every week, paganda ng paganda ang mga ipinapakita niyong performances. They were not perfect, but they were more than good. That's why I hope na ma-maintain niyo ang mga ganong performances. Kasi yun naman ang dahilan kung bakit maraming fans ang show. This is not a weak performance for me, pero sana mas maganda na kasama ni Alden ang cast ng Studio 7 or ilan sa mga cast to do the final performance of the night. Kasi ang Studio 7 is for the cast of Studio 7. Guests are guests. They add flavor, but they are not the star of the show. Kung wala lang sa sariling love life itong si Raver at Julianne, ikakampanya ko na maging sila. The smile of Julianne kay Raver nung in-encourage niya itong kumanta was priceless. Nakakakilig. They definitely have chemistry. That's it guys. Kung napanood niyo ang 5th episode ng Studio 7, please comment your reactions down below. And make sure to subscribe and click the bell so you're always updated of my latest video. Thank you for watching!